Good morning po sa inyo lahat mga kabahay and welcome po sa aming channel and maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers natin kasi 45,000 subscribers na tayo sa YouTube. Yay! Thank you po. Ipapasalamat kami ni Mr. Hi Guys. Sobra sa suporta po ninyo. So ngayon nandito po tayo sa isa sa mga bagong properties dito sa Taytay and this is 6.5 million pesos. So kung around mga 7 million pesos po yung hinahanap nyo within the area of malapit sa Tiangge or Tiangge Taytay and malapit po sa Highway 2000, meron po tayo dito sa likod natin which is brand new house and lot po yan, duplex, and ito, i-vlog na natin. Tara, pasok tayo. Hello po, so yan, good morning mga kabahay and nandito po tayo sa Taytay para i-feature po yung isa sa mga bagong properties natin dito na hinahawakan. So we have 6.5 million pesos each. Ang lot area natin ay 60, ang floor natin is approximate 83 square meters po. So tara, pasukin po natin yung property. Maganda dito kasama na yung gate, naka-footing na rin yung pundasyon sa mas matibay. Then sa parking natin, you have spacious parking na kasha po yung SUV, isang parking po o isang kotse ang kasha dito. And then pasok tayo sa loob. Pagkakita ko, pagpasok ko kanina, napakaliwalas pala kasi mataas din yung ceiling. Tingnan niyo po, mga kabahay, 'di ba? Ang ganda rin ng combination ng mga ginamit nilang paint. Yeah, dito yung sofa mo. May nabibili na mga sofa na pa L-type. Ayan. And then may mga kasama ng ilaw, naka-cove light na rin. Then pasok tayo dito sa ating dining area. So aside from that, this is two-story po. So mamaya pupuntahan natin yung second floor. Then ito ay... Ayan. So ito po yung stock room sa ilalim. So kalimitan naman po no sa isang property, minamaximize po yung ano, yung spaces. So kaya maganda rin talaga na yung sa ilalim ng hagdanan, meron tayong stock room no in case. So ito po, ganito po kalawak yung ating dining area and our kitchen. So sa dining, may kasama na rin tayong drop light which is dito pwede po kasha dito siguro mga 6 seaters po no na pwede pa, sarado nga, ne. Medyo maingay lang. Ayan. Kasama natin yung ating broker. Nag-iikot tayo sa Taytay, siya ka sa Binangonan. And isa to sa mga bagong properties na binisit natin today. So, maganda dito sa cabinet. Kasama na po yung cooktop. Ayan. Meron ng cooktop and you have your ring shield na rin. So, buksan lang natin yung mga cabinet. Ito. Oh, soft close yung cabinet. Nice. Sa 6.5 million pesos ng mga kabahay, ang worth it po ito kasi napakalapit mo lang sa Tiangge, Taytay. Sa Highway 2000 po, ang lapit mo lang. Even kung papunta kayo or nag-work kayo, may business kayo sa Pasig, Ortigas, malapit lang po. So dito po sa toilet dito sa baba, we have a full toilet and bath. Hindi lang nalalagay pa as of now. Pero toilet and bath yan. Okay. So let's proceed po sa ating service area. So sa service area natin, wala pong nakalagay na dirty kitchen or anything as of now. Kasi up to you po kung ano pong gusto mong ilagay dito. Pero meron na tayong mga abang. We have abang para sa outlet. Meron tayong abang para sa gripo. So meron na rin tayong mga ilaw. May outlet na rin doon. Then this is open. So up to you kung gusto mong i-close din to. Lagyan ng polycarbonate na bubong. So yun po. Sarado lang natin. Medyo may ingay lang doon sa labas. Kasi parang may nag-drill yata. So, yan. Let's proceed sa taas. So, isa pa sa magandang feature nitong property is naka-sunroof. Ayan. Para at least natural light na pumapasok dito sa bahay, mas maliwanag. And of course, mas tipid sa kuryente kapag may ganito. Ayan po. So, kahit wala tayong ilaw dito sa part na to, as long as mainit po or may sunlight, ayan, maliwanag po dito sa hagdanan. Ayan. Then, since mahal ang meral ko ngayon, po, mas makakatipid tayo dito mga kabayan. So, this is your hallway. Ganto kalawak. And this is 3 bedrooms only po. Then, may space ka pa dito. So, dito sa space na to, pwede mo itong gawing computer set, mag-set up ng computer, sofa, yan. Pwede rin. Then, this is your toilet and bath.
full bath na yan. And then as per engineer as well, mayroon daw tayo ditong hot and cold heater. Tapos naka ito. Okay. Malaki din yung ano. Malaki rin po yung ating toilet and bath. So first, dito tayo sa ating master bedroom. Yan, ganito kalawak yung master. So, lalagyan pa to ng split type ni aircon, which is included nga po dun sa ating package. Then this is your built-in cabinet. Tingnan natin. Ayan. Ayan po. Okay. So may mga drawers ka din sa baba. Lagay ng mga comforter or hanggang sa taas ba? Ayun, hanggang sa taas. And then, dito sa ating master, you have your own balcony dito. Makikita mo yung community as well. And since umaga pa lang, 10:30 pa lang, so this is morning sun. No? Galing. Nice. And dito po sa ano natin, sa setup natin dito, ang headboard mo, is dito sa part na to. And then kasya dito mga queen size bed dito sa area na to. And then this is your hallway, papalabas na. And then let's proceed with two bedrooms dito. So sa dalawang bedrooms may abang na po na meron na rin tong aircon, which is window type. Kasama na rin po yan sa package. So dito po, kasya po dito yung single bed or double deck. And then yung cabinet po, nasa itaas. Naka-built-in sa itaas. Ayan. Then dito naman tayo sa ating last room. So itong cabinet mas malaki dito compared din sa ating pangalawa. Then single bed din po. Yung single bed pwede dito pa ganun, pa horizontal. O pwede rin pa vertical, up to you po. Kasi kasya naman ng single bed dito. Ayan, or double deck. So, itong cabinet, same lang dun sa master, no? Medyo mas, ayan, ito yung master. Ayan. Ito yung likod naman nung property. Okay. Ayun. So, mga kabahay, kung gusto niyo pong makita ng personally yung property, let me know. Napakalapit lang natin sa Highway 2000. Napakalapit natin sa Tiangge, Taytay. And then, ayun po, 6.5 million pesos. And at least yung tripping natin one day ahead po. Maraming salamat po at 45,000 subscribers na tayo kagabi. Sobrang thankful po kami ni Mr. Hi, guys. Okay, so salamat po sa pagsuporta. Ayan. View lang natin ang mabilisan. So ito po yung ano, yung breaker, hindi ko napansin. Nandito sa likod. Ito yung sa main door, tapos sa likod yung breaker. Sa mga gamit na ngayon, kalimita yung mga miniature. Mga mini. Ito nung kabataan ko. Ganyan yung mga binibenta namin sa Ace Hardware. Ayan. Kaya may idea po ako dyan sa mga ginagamit na breakers. So, yun po mga kabahay. Maraming salamat po.